kung tayo po ay empleyado, katulad ko, hindi sapat ang sweldo lang sa ngayon. Dahil sa ngayon, ang tumataas na lang ay mga presyo ng bilihin. Yun na lang po ang tumataas, pero ang sweldo hindi tumataas. Magandang araw. So welcome po sa aking channel. Sa ngayon po, dahil nga po nasa lockdown period po tayo, wala po tayong mga scheduled trippings, kaya po sa ngayon po wala pa po tayong updated videos sa mga construction update and sa iba pa pong nating project. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bakit nga ba kailangan ng extra income? So ito naman pong mga babanggitin ko sa inyo ay ito po ay own opinion ko based din po sa mga pina-follow ko ng mga financial advisor at mga books din po na nababasa ko. So bakit nga ba kailangan natin ng extra income? Number one, kung tayo po ay empleyado, katulad ko, hindi sapat ang sweldo lang sa ngayon. Dahil sa ngayon, ang tumataas na lang ay mga presyo ng bilihin. Yun na lang po ang tumataas. Pero ang sweldo, hindi tumataas. Pangalawa, kung ikaw ay marami ang, kumbaga, ikaw ay breadwinner ng isang pamilya. For example, may mga nag-aaral kang mga kapatid, marami kang gustong tulungan sa pamilya, ikaw yung source lang ng income. So, kailangan mo talaga ng extra income para ma-augment mo yung mga kailangan ng pamilya. Lalong-lalo na sa, for example, nag-aaral yung kapatid mo. So, miyat niya, may hihingi ng ipapadala mo, etc. So, ang pangatlo, syempre, kailangan mo ring mag-enjoy, di ba? So, pagod na pagod ka sa katatrabaho, and then, hindi ka rin naman, hindi mo nabibigyan ng reward yung sarili mo. So, kung mas marami kang income pumapasok sa'yo, mas malaki yung chances mo na mag-enjoy, di ba? So, kailangan mo rin naman kumain sa labas, mamasyal. So, kung wala ka namang pera, di ba, minsan, pag saktong-sakto lang yung pera mo, iniisip mo, wag na lang akong lumabas, wag na lang akong kumain. Siyempre, gusto mo rin namang i-treat yung family mo sa magandang restaurant or mamasyal sa iba't ibang lugar. Kaso, dahil nga kulang yung budget mo, walang bahala mo na lang, or hindi naman sa pinagsasawalang bahala, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon na gawin yun. So, for me, kailangan mo talaga ng extra income para mas marami kang income, mas marami kang pwedeng gawin. Pang-apat naman ay, syempre, kung mas marami kang income, mas marami kang maiipon. So, may chances ka na makakapag-ipon ka. Unlike kung halimbawa, yung saktong-sakto lang, sapat lang yung kita mo, hindi mo mapagtutuunan ng panahon yung pag-iipon na napaka-importante. So, panglima, kung halimbawa man na may sweldo ka, tapos plus may extra income ka, may ipon ka na rin, syempre, mas malaki yung pagkakataon mo para makapag-invest na napaka, which is very important nowadays kasi, di ba, sobrang hirap na ng pagkakakitaan natin ngayon. And yung pang-anim, syempre, yung ultimate goal ko personally ay makapag-retire at early age. Kasi syempre, di ba, ang hirap mo namang i-enjoy yung for example, aantayin mo yung 60 years old mo bago ka mag-retire sa trabaho. Tsaka ka lang mamamasyal, sasamahan yung mamamasyal, kakain sa labas sa family mo, pero uugod-ugod ka na, or hindi naman sa uugod-ugod. Kumbaga parang
mas mahaba yung panahon mo na kasama mo yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, na nag-e-enjoy. Mas maganda, hindi ba? Number 7, give the best living for your family. So, syempre, di ba? Ako kasi, nung bata talaga ako, salat sa pagkain, salat sa pera, salat sa baon. Pero, nagsumikap ako ng bata ko, mag-aral na mabuti. Kasi, ayoko nang maranasan pa yon ng mga magiging anak ko. Yung anak ko ngayon, ayokong maranasan niya yun na hindi siya nakakakain ng wasto, or kung meron siyang gustong bilhin, hindi ko mabili para sa kanya. So, yun ay kung mas marami akong pera, mas mabibili ko yung mga gusto niya. And syempre, number 8, yung ating mission naman sa buhay ay, sabi nga, diba, you cannot give what you do not have. So, ang goal naman natin dito sa mundo ay makatulong sa mga mahal natin sa buhay at sa kapwa natin. So, mas marami kang have, mas marami kang give. So, yun po yung, for me, 8 reasons kung bakit kailangan natin magkaroon ng extra income. Pero, ano ba dapat or saan ba tayo magkakaroon ng extra income? So, maraming para. Para sa akin, natuklasan ko sa sales ang may pinakamabilis na paraan para kumita. Halimbawa, ikaw ay employee. Pwedeng gawin mo yung katulad ng mga ginawa ko noon. Talagang nakakahiyang magbenta, di ba? Pero, naramdaman ko rin yun. Ayoko talaga magbenta. Pero, ang una kong binenta, mani. Sa mga co-teachers ko, binenta ko siya. Tapos, palaman, nagbenta rin ako ng load, na natutuwa ako na, maganda palang magbenta. Pero, since nasa real estate naman yung brother ko, yung may-ari ng, or founder ng RR City Realty, I decided na, what if bahay na lang ang ibenta ko? Kasi doon, million yung halaga ng binibenta. Kasi noon, 5 pesos. Magkano mo sa 5 pesos? Actually, halos wala kang tutubuin sa pagbebenta ng mga maliliit-liit. So, ang intinay ko na lang doon, yun yung na-boost yung selling skills ko doon sa mga maliliit na bagay na ibinenta ko. So, malaking bagay pa rin siya. So, ang nangyari, I decided to proceed sa real estate at doon, yun ang kinoconsider ko ngayon na extra income ko. So, kung ikaw na nanonood ng video ko ay naghahangad din na magkaroon ng extra income, pwede mo click ang subscribe button at sa mga susunod ko na video, i-discuss ko doon kung paano ba kumita sa real estate at papaano din mag-join sa real estate. Ang hirap din kasi na ang inaantay lang natin ay yung quincenas katapusan, no? Kagaya po namin na nagtatrabaho sa public, isang beses lang kami, isang buwan sumahod. So, napakahirap talagang mag-budget. Pero, kung ikaw ay may naipon, may extra income ka na inaasahan, at may naitabi ka para sa emergency, katulad ngayon na lockdown, ang hirap lumabas para mamili, ipapaano nga kung wala kang pambili, di ba? So, iba pa rin talaga na meron kang extra income na yung kailangan mo, kung halimbawa, di ba? Sabi nga natin, di ba, kung mas marami kang extra income, mas marami kang maiipon. And ang importante noon, napaka-importante niya sa point ngayon, dahil kung may emergency fund ka, meron kang matutupot bukod sa sahod mo na inaantay. So, katulad ng naiintindihan natin yung no work, no pay. So, kung isa man tayo doon, hopefully, kung wala man tayong ipon ngayon, by the next coming days na matapos yung crisis natin ngayon, ay makapag-start na po tayo.
Muli, maraming maraming salamat sa iyong panonood ng aking video. Ako po si Kimberly T. Miguel, isang public school teacher at isang licensed real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.